Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hubot-hubot kang lalayas dito! Hindi ako papayag na maging basurahan ang malinis kong pamahay, kaya kakalad ka rin kita pabalik sa pusalin yung pinanggalingan! Hindi ko hayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Paano mo nga ba haharapin ang bagong umaga kung sa pagdilat ng iyong mga mata ay isang malagim na bangungot ang iyong magigisnan? Mga kaibigan, narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko hahayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Bakit ganun, Elmer? Sa tuwing mag-i-inventory tayo, laging may nawawalang pyesa. Bakit nyo naman nasabi yan, bossing? Ang dami kasing kulang ng materyales. Pero wala naman pong nawawala sa mga piyesong nakasulat dito sa listahan ko. Eh, yun na nga yung pinagtataka ko eh. Iisa lang ang listahan natin. Duplicate copy lang ang hawak mo. Pero bakit hindi tayo nagtali? Baka nagkamali lang po kayo ng data entry. Marahil nga. Pero lagi na lang ba akong mali at ikaw ang tama? Bakit ganon? Mukhang may anomalyang nangyayari dito sa shop, ha? Pusing, pinagbibintangan niyo ba ako? Wala akong sinasabing ganyan. Nagdududa lang ako. Para kasing may mali sa sistema natin. Bossing, 7 taon na po ako rito sa inyong auto supply. Kaya kung sakali mang merong anumalyang nangyayari rito, edi sana, matagal na kayong bankrupt. Pero tingin niyo naman, halos na triple na ang dami ng mga stocks natin. At iyon marahil ang dahilan kung bakit nahihirapan na tayong mag-inventory. Siguro nga. O sige, pahinga ka na. Mag-iisip na lang ako ng ibang sistema. Anong masasabi mo, Ate Adela? Sa 1 taon ko rito, wala naman ako nakikitang kakaiba sa mga ikinikilos na Elmer. Sa katunayan, masipag siya at mahusay makisama sa mga customer. Kung sa bagay, wala namang problema sa trabaho niya. Pero nagdududa na ako sa kanya. Para kasing may ginagawa siyang anomalya. Sumisimple lang siguro siya para hindi ko mahalata. Bakit hindi ka maglagay ng CCTV dito sa auto supply mo?
para masubaybayan mo ang everyday activities ni Elmer. Mm-hmm. Basta huwag mo ipaalam sa kanya para hindi siya aware. Okay yung suggestion mo. Tama-tama. Day off ni Elmer ngayon, kaya ngayon na rin ako magpapalagay ng CCTV. Marami naman akong alam na mabibilihan at ipaparas ko na lang ang installation. Nahalata na ako ni Bongsing. Lalo muna ako. At mag-iisip na rin ako ng panibagong diskarte. Hindi bale. Ang kaha ng pera ang susunod kong tatargetin. May pagkakataong nag-iiwan ng malaking halaga ron si Bongsing eh. Maghihintay na lang ako ng magandang timing. Eh, hingi. Pagkain. Oh? Walang pagkain. Pagkain. At bawal ang taong grasa rito. Kaya umalis ka ang baho mo. Eh? Gusto ko pagkain. Ang kulit mo! Sabi nang wala akong pagkain. Sa iba ka nalang manghingi. Umalis ka na. Dahil naiilang sa'yo ang mga customer namin. O ano ba itinatangan mo dyan? Lumayas ka na! At kung hindi, tatadyakan kita! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sa tuwing kumakain ako ng espageti, naaalala ko ang aking apo. Hanggang ngayon ay nangungulila pa rin ako sa kanya. Miss na miss ko ng aking apo. Oh, bakit hindi ka pa kumakain, Tristan? Ay, hindi pa paborito mo ito, espageti. Wala po akong gana, Lola. Alam ko, hindi mo pa rin matanggap ang pagkawala ng mami mo. Kahit naman ako, nangungulila rin sa kanya. Lalo na po ako, Lola. Nais ko pong makapiling muli si Mami. Kaya gusto ko na rin pong mamatay. Kasalanan ito ni Fernando. Hindi siya naging ulirang ama. Itinulak niya sa kapahamakan ang sarili niyang anak. Malaki na itong auto supply mo, Fernando. Opo, Mama. May plano nga po ako magbukas ng panibagong branch. Para saan ba ang pagsisikap mo? Kanino mo ito ilalaan? Aanhin mo ang maraming damo kung pinatay mo na ang alaga mong kabayo. Mama, mukhang may tinutumbok na naman ang pananalita nyo. Bakit? Guilty ka ba? Pareho nating hindi ginusto yon. At alam po ninyong buong pangyayari. Kahit na, malaki pa rin ang iyong kasalanan at pagkukulang. Hindi na po natin maibabalik pang nakaraan. Kahit pa ilang beses niyo akong sisihin at sumbatan. Ikaw na naman. Pagkain. Hingi, pagkain. Pagkain. Ganun, ha? Masyado kang makulit eh. Kaya sige, pakakainin kita ng mga tornilyo.
At yung may kalawak ibibigay ko sa'yo para matukotas ka na. Halika! Elmer! At... ano ba problema? Eh, ang kulit ho kasi ng baliw na ito eh. Pabalik-balik dito. At lagi nanghihingi ng pagkain. Ah, meron pa akong biskuit dito. Eto oh, kunin mo. Biskuit? Mukha naman siya mabait, Elmer. Naku, bahala kayo, ma'am. Binigyan siya ng pagkain. Kaya mawiwili ang siraulong yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sa photo album na ito muling nabubuhay at nanunumbalik ang sigla ng aking anak. Kung may babalik ko lang sanang nakaraan, marami kong babaguhin. Upang sa ganun, hindi na ako nahihirapan ng ganito. Pinagmamasdan mo na naman ang photo album na yan. Dito ko lang kasi muling nakakapiling ang aking anak. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin matanggap na wala na siya? At kahit kailan, hindi na siya muli pa magbabalik? Kaya nga ako na lang ang bumabalik sa masasayang kunita. Yun lang kasi ang tanging paraan para muli ko siyang makasama. Pero hanggang kailan, Fernando? Hanggang kailan ka mabubuhay sa mga kabanatang tapos na? Papaano mong haharapin ang bukas kung patuloy ka magmumukbok sa isang sulok ng nakaraan? Pinapahirapan mo lamang ang iyong sarili. Kahit naman papano, ate, nagiging masaya ako. Ibaon mo na sa limot ang mga sandaling minsan ay nagbigay ng ngiti sa iyong mga labi at nagpagalak sa iyong puso. Dahil walang hanggan dalamhati ang magiging kapalit ang kaligayahang gusto mong hukayin sa libingan ng iyong kahapon. Yun nga problema. Ang pakiramdam ko kasi kasama akong nalibing sa puntod ng nakalipas ng mga sandali. At hindi ko alam kung makakaahon pa nga ba ako sa kumunoy ng lumbay at pangungulila. Ako antok na. Dito na lang ako tulog. Iga ako semento. Anak ng Tokwa, may natutulog na taong grasa rito sa harapan ng shop ko. Matapakan nga sa mukha para magising. Hoy, gising! Ano nga? Ang balos gusto mo? Bumangon ka riyan! Oh, bumangon ka nga pero bakit nakatayo ka pa rin dyan? Umalis ka na, bilisan mo! Hindi ba ako narinig? Ang sabi ko, lumayas ka na. At huwag mo akong titigan ng ganyan. Ang baong mo! Hingi pagkain. Sapak, gusto mo? Kapag hindi ka umalis, gulping ipalalamon ko sa'yo! Sino nga ba ang taong grasang yun at ano ang magiging papel niya sa buhay ni Fernando? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz,
Velma Borromeo, Chiquit Amor, at J.E. June Dante sa papel na Tristan. Nilapatan ang tulog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ko hahayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.